Natuwa pa yan, po natin na ma-contact ata ni Pineta para pag nakausap natin ano, at pagpatuloy mga tinatalakay tungkol po dito sa mga usapin sa palupa. Pero kami po itutuloy natin dito ma-contact. Pero anyway, ayan po, pag na-contact natin, lalagay natin. Pero habang wala, ano, ito ang gagawin natin, ha? Marami rin nagtatanong. Dahil tinatalakay natin, ano pa itong certificate of title na yan? Yan pong certificate of title, hindi po yan ang, ano, hindi po yan ang pagmamayari ng lupa. Eh, dumami kasi itong, ano, dumami kasi itong ganyan sitwasyon. Ang ginagamit, eh, itong certificate of title. Itong mga nagpapaalis, papagiba ng mga bahay. Ah, ito po yung ang ginagamit na certificate of title. Pero ang linaw-linaw naman, mapatas natin. At sa mga jurisprudence, ibig sabihin yung mga desisyon ng Court Suprema, na itong certificate of title, eh, nagpapatunay lang na meron kang titulo. Pero hindi po yan ang, ano, hindi po yan ang pwede mong gamitin para mag-claim ng lupa. Dahil ang claim sa lupa, eh, kailangan ownership. Ang pinag-uusapan ka, ay ownership. Yun po ang title. Yung certificate of title, magkaiba po yan. Ha? Iba po ang certificate of title, ibang OCT o TCT kaysa sa titulo. Hindi po yan ang titulo. Eh nagkaano tayo na ang tawag na natin dyan sa OCT, sa TCT, ay titulo ng lupa. Hindi po yan titulo. Ang tawag pa natin ay titulo torrent. Ha? Merong titulo torrent. Hindi po. Yan po yung certificate of title na hindi po pinanggagalingan ng karapatan sa lupa. Ah, malinaw po sa mga batas yan at sa mga jurisprudence na yung certificate of title ay hindi po yan ang pinanggagalingan ng karapatan sa pagpangkin ng lupa. Kaya nagtataka tayo bakit sa mga korte ang pinagpapatayan ng desisyon ay yung mga certificate of title. Nailalim po kasi ng torrent system ay ang kinukumpirma dito yung pagiging totoo ng yung titulo. Kasi dati titulo ang hawak eh. Noong panahon ng ano ng mga Kastila, bibigyan ka ng titulo. Ba, iba-ibang klase ng titulo, kaya nga Spanish title ang tawag niyan. Diyan sa certificate, 'yan pong certificate ay nagpapatunay lang na may titulo ka. Pero hindi mo po pwedeng gamitin ang angkin ng lupa kung ang dala-dala mo ay certificate of title lang. Sabi nga eh, a certificate of title is a mere evidence of ownership. Ha? Ibig sabihin, ebidensya lang lang na meron kang titulo. Ha? Nagpapatunay na meron kang titulo. Pero hindi yan ang titulo ng lupa. Ha? At yung certificate of title, hindi rin yan yung dumaan sa in rem proceeding na tawag. Ano ba yung in rem? Salita pong Latin, yan against the world. Ibig sabihin, talagang kontra sa lahat. Ha? Kaya pag yan ipinagtibay, hindi wala nang pwedeng humabol dyan. Ha? Wala nang pwedeng wala nang pwedeng magpawalang bisa dyan. Kaya sabi, indivisible. Pero yun po yung title na dumaan sa pagsusuri ng korte. Hindi po itong certificate of title. Eh kasi nga, nakagis na natin, tawag natin dyan sa certificate of title ay titulo. Nagkaroon na tayo ng mga confusion. Kasi ang main purpose ng certificate of title eh para yan yung katunayan na meron kang titulo. Kasi nga, para i-re-register mo uli yung titulo mo. Punta ka sa korte, magpipetisyon ka, pare-register mo yung titulo mo. At pag yan eh, na-register, pinagtibay ng korte, napatunayan sa korte na ikaw nga tutunay na may-ari. Ha? Yan kasi ipapublish pa yan. Tatawagin yung mga lahat ng pukontra, pututol, ay tatawagin nila yan. Kaya nga sabi, against the world, in rem proceeding. Ngayon, pag tinawag lahat yan, at walang tumutol, pinagtiba yan, kaya indivisible yung title mo. Ngayon, pagka yan, nandiyan na yung title, pinagtibay na ng korte, napatunayan na ikaw nga may-ari, diba, ang gagawin, mag-uutos ang korte. Iuutos niyan sa LRA. LRA, gawan mo na ito ng ano, i-rehistro mo na itong titulo. Ah, ni Kwan. Diba?
Ang titulo ni Kwan, i-ano muna. i-rehistro muna. Yun ay utos, kaya decree. Kaya nga may decree. Yun ang decree. Kapag decree, utos. Ngayon, yung decree na yan, dahil yan ay utos, ipapile ngayon yan ng ano, ipapile niya ng LRA. Pag kaya na i-final, lalagyan ng numero. Ha? File number. Kaya ang tawag ngayon na niya, kasi decree, nandun yung numero. Eh, decree number para pagka sinek mo, kumuha ka ng, alam mo kung anong numero. Ha? So, kaya na serial number yan. Tuloy-tuloy, sunod-sunod. Kumbaga, hindi pwedeng lumaktaw. Hindi pwedeng mag-iba-iba na kahit anong number na lang. Hindi random number yan. Yan ay serial number. Para alam mo, limbawa, hanapin mo yung number na ganito. Ang daling hanapin, di ba? Ito, number 1. Nasa yung number 10. Kunin mo yung number 10. Yun. Kung number 12 yun sa'yo, kunin mo yung 12. Yun. Para madaling hanapin. Diba? At meron kang reference. Kaya yun yung decree number na tinatawag. Yung number ng decree doon sa kanilang file. Ah, ngayon, ano ba sinasabi pa dyan? Ha? Doon sa certificate of title, sinasabi ng ebidensya lang yan ng, na ikaw ay may titulo. Hindi po yan ang titulo. Ayun, yung certificate of title na yan, dapat naglalaman yan ng true copy. True copy ng decree of registration. Ano ba yung decree of registration? Utos ang pagre-rehistro. Decree of registration. Ano ibig sabihin yan? Utos ay rehistro. Ha? Utos sa pagre-rehistro. Inutos ng korte, rehistro mo to. E nandun yung description ng lupa. Nandun yung sinasabi may-ari. Nandun lahat ng mga detalye dyan. Isusulat dun. Dapat kukopihin lang dun sa certificate of title. Kukopihin yan. So yung nangyayari sa atin, eh marami kasing mga court decision na ang nangyari, eh ito nagbase lang sila sa daladalang certificate of title. Walang title. Kaya, yung anong court prema doon sa isang kaso, kung nakukonfuse na itong petitioner, tawag niya sa certificate of title, eh title, nagkagulo na. Ha? Hindi po titulo ng lupa ang certificate of title. Yan. Eh, a certificate of title is not a source of right. Ito po yung mga batas ito, ha? Doon sa isang kaso ng Tiro versus Philippine Estate Corporation, GR number 170528. Dated August 26, 2008. Ha? Ang sabi po dito eh, ha? Makikita nyo to, 563-309 sa Court Suprema. A certificate of title is not a source of right. Ha? Bakit? Eh kasi, yung torrent system po, hindi po nagbibigay ng titulo yan. Does not create or best title. It only confirms and record title. Ayun. Kung ikaw ay dumaan na sa proceeding sa korte, mag-uutos ng korte, ay i-ano mo na to, i-rehistro mo na to dyan. Ibig sabihin, bago ka mabigyan ng certificate of title, may title ka na. Kung ako pumunta sa torrent system, magpalista dyan, may title ka na. Yun, ha? Yung certificate of title, ay kinukumpirma lang niya yung nire-record, yung na meron kang titulo, may record yan. Ganun. Ayan po, may mga jurisprudence po yan, may mga batayan. Hindi po ito haka-haka at palapalagay. Ah, meron po. Yung torrent system o yung land registration, ito po yung system of registration of title to land only and not a system established for acquisition of land. Ayan po yung may jurisprudence din yan. Rojas per Enriquez, GR number 8539, December 24, 1914. Malinaw po dyan, di ba sinasabi na yung torrent system is not a mode of acquiring ownership. Pero yan po, yan lang. Ha? Isang procedure yan na itinakda para patunayan, ma-establish yung evidence of title. Ibig sabihin, ikaw ay may titulo. Pag ikaw sinasabi, ikaw ay may titulo, itong certificate of title. Ngayon, eh, pagka ang hawak mo lang ay certificate of title, hindi po yan titulo ng lupa at hindi po yan source of right.
wala eh. Diba? Kaya hindi nagtataka tayo, bakit ngayon, dito sa mga tinutulungan natin, na mga pinaalis, eh bakit itong mga judge naman, ang pinagbabatayan ng desisyon, yung certificate of title. Sasabihin, ito nga ang may-ari, kanya nga yung lupa. Samantalang sinasabing malinaw, ah, na ang certificate of title is not a source of right. Nandun din yan. Sa mga jurisprudence. Oh, kinukonfirm lang yan, nire-record lang yung title. Yun yun. So, dito po, ang registration does not rest to keep title to the land, but merely confirm and transfer. Ayun. Yan ang titulo eh. Eh, pinare-rehistro lang. Kaya nga sabi, subsequent registration yan sa torrent system. Eh, ang layunin daw niya, issuing of certificate of title, eh, para proteksyonan yung titulo. Kasi idadaan yan sa in-rem proceeding, kaya nga tawag yan indivisible. Pero ang nangyari, ang tawag ng mga abogado, sinasabi ng mga abogado, ha, na nag-aral ng batas, ay yan daw certificate of title ay indivisible. Hindi po, kasi ang certificate of title, hindi dumaan yan sa proceeding. Yan po'y ginawa lang ng register of deed or register of deed, ba? Ginawa lang nila yan, tinype-type lang nila yan doon. Walang court proceedings yan. Yung title, meron. Ha? Yung titulo, na pinanggalingan niya mong certificate of title na yan, sinesertify niya, yun ang dumaan sa interim proceeding. Hindi mo na pwedeng kontrahin, kumbaga. Kasi tapos na eh. Binigyan na ng panahon, lahat ng kokontra, lumabas na ngayon. Parang ganun. Lahat ng kokontra, lumabas na ngayon. Lahat, sabihin nyo na kung ito eh, may pasihan o wala. Ngayon, pag iyan ay walang pasihan, aba, eh, yun na. Wala kang karapatan para ang kininyan lupa. Yun, ha? Ayan po ang malinaw. Dito yung mga pinag-uusapan natin. Ang ownership o yung title, different po yan sa certificate of title. So yung TCT, eh, yan lang proof of ownership na meron kang lupa. Hindi po yan considered na conclusive evidence of ownership. Ha? Kasi ang dami nagpapagawa niya kasi hindi naman yan dumaan sa proceedings. Eh. Pag hinanap niyo yung title, wala naman silang title. O ito, paano sila nagkaroon ng certificate? Eh, wala pala silang title. Halimbawa, kung ikaw ay may certificate of title, wala naman title. Ano sinesertify niyang certificate of title? Eh di wala. Ngayon, yun lahat ng sumunod dyan. Halimbawa, may binenta ka, bibigyan mo ng TCT. Eh, lahat ng TCT na yan, pag yung nauna, yung OCT mo, eh wala. Ha? Yan eh, supply. Okay, supply na rin lahat ng susunod. Yun, ha? Lahat ay supply na rin. Wala nang ano, wala nang kumbaga, wala nang ano yan, wala nang visa yung mangyayari dyan. Kasi, kung void yung pinanggalingan, iti void. Void na rin yung mga sumunod. E paano mo pagtitibayan na itong lupa ito kanya? E kung yung pinanggalingan niya, e wala naman palang lupa. Siyang kakukuha ng lupa para ibigay sa kanya. Diba? Tapos yung nakalagay dyan eh, original registered. Kailan pa yung original registration ng lupa? Ha? Noong panahon po ng mga Kastila, nangyari yung original registration ng lupa. Bakit? Kasi doon nakarehistro na yan eh. Rehistro na ang mga lupa anong panahon na yon. Ngayon, kung yan eh, ano, ha? Kung yan eh, rehistro na, dati pa, edi yung panahon pa ng Kastila. Kasi wala nang nagbigay ng title na sumunod eh. Wala na eh, di ba? Wala nang titulo. Ito na lahat eh, ano na ito eh. Lahat eh, ano na lang eh. Certificate of title. Kasi doon na eh. Bakit wala ng titulo? Kasi wala nang ipamimigay na lupa. Wala nang pwedeng patituluhang lupa dahil lahat ay titulado na. Anong katunayan niyan? Katunayan niyan, eh wala nang nakuhang lupa ang mga Amerikano nung sinakop nila ang Pilipinas. Kinuha nila sa Spain. Bakit wala silang nakuhang lupa? Eh, kasi nga, naibigay na lahat sa privado sector. Privately owned na lahat ng mga lupa. Ha? Ano lang ang naisuko ng ari ng Espanya? Sa mga Amerikano, ito lang yung mga para
ang ginagamit ng mga Guardia Civil, ha? Yung kalye, konti lang kalye nun eh. Yung mga, yan lang. Yan lang ang naisuko. Yung mga wharves, mga pier, mga ganyan. So, yun lang mga naisuko, wala nang iba. Kasi lahat ay naipamahagi na sa pribadong sektor. Ngayon, ha? Ang ibig sabihin niyan, eh, wala nang nakuhang lupa ang mga Amerikano, di ba? Kasi kahit noon, kahit mananakop, ha, ay ginagalang ang private ownership. Katulad po niyan, bakit sa Pilipinas, kinuha ng Kastila lahat ng lupa? Bakit kinuha ng Kastila lahat ng lupa? Ay kasi po ganito, nung dumating ang mga Espanya, ang mga Kastila dito sa Pilipinas, walang namimiari ng lupa. Hindi uso land ownership dito sa Pilipinas nung dumating sila sa mga isla na yan. Sabi nga doon sa history, mababasa nyo yan doon sa aklat ni Arcilla, ni Father Arcilla, Campus Ateneo Press, no? Yung libro na Introduction to Philippine History. Eh, nung dumating daw mga Kastila dito, wala kahit isa ang nagsabi na siya ang may-ari ng kahit kapiranggot na lupa. Ayun. Pag walang may-ari, kukunin nung ano, finders keepers, sabi nga doon ng mga mandarambong dati, yung mga mananakop. Kaya nga nakuha ng Espanya yan by virtue of discovery and conquest. Pero but discovery, may mga tao na dito. Yan. Yung discovery po, ano yan, eh jargons lang nila yan. Term yan ng mga mananakop. Ako nakakita dito. Alam niyo na may mga tao na dyan, pero sasabihin ng mga mananakop, siyempre, halimbawa, pareho tayo naghahanap ng ano, ng mga lupa. Tayo, halimbawa, magkakilala tayo, ng lupa. Kayo na yun. Ako nakakita nung isa. Sabihin ko akin to. Nadiscovery ko to. Ako nakadiscovery to. Kahit may mga nauna dyan. Kasi yun ay sa usapan lang ng mga mananakop. Hindi dahil sa tunay na may silang nakadiscovery, kundi sa pagitan ng mananakop, eh yun ang nakadiskubre. Siya ang nakakunang nakakita. Ngayon, dahil sinabi na walang may-ari, yung mga lupa na yan, ay inangkin lahat ng Kastila. Nung mga dumating dito, inangkin lahat yan sa pangalan ng hari ng Espanya. Bakit sa pangalan ng hari ng Espanya? Ba't di na lang sa kanya? Ay kasi po, nung panahon na yon, ang hari ang lahat, ang may-ari ng lahat. Pati tao, pag-aari. Diba? Kaya nga, ano yun eh. Nung panahon na yun eh, ang mga Kastila, ay ang mga hari, kaya nilang gawin kung anong gusto nilang gawin. Ha? Kung ipapatay ka, pwede. Wala silang pananagutan. Kasi subject eh. Ikaw ay subject. Ikaw ay isang mababang ano lang. Diba? Laruan ka lang ng hari. Kaya ano ba tawag sa mga hari noon? Ha? My Lord, ang Panginoon. Ha? Yan ang pinapanginoon dati, hari. Mga royalty, sila mga Panginoon. Yung panahon na yun, eh ngayon pa na, siyempre. Nagbago na eh. Pero, yung pangmamayari ng lupa, nakuha pa rin na mga hari na sa kanya. Siya pa rin ang mayari. At yan, sa tagal na panahon nila dito, sa mga isla na ito, na kalaunan, tinawag nilang Pilipinas, ay ipinamahagi na po ng hari na sa kanya. At yung mga titulo ng pangmamayari na ipinamahagi, ay meron silang listahan na isang kwaderno. Tinatawag, notebook po. Kaya yun ang pinagsimulan niya. Kung bakit wala nang nakuhang na walang inborn property ang Republic of the Philippines. Kung ang mga Amerikano walang nakuhang lupa, ito lalo na ang gobyerno ng Pilipinas na na-establish lamang noong 1946. Yun talagang gobyerno ng Pilipinas mismo. Ha? Kasi simulan, ang patapol na ng Amerikan, ang Spain, eh, Spain ang namamahala dito. Spain. Ang Amerikano ang namamahala dito sa Pilipinas. Diba? Hawak nila. Pero nung binigay na ng Amerikano sa mga Pilipino pamamahala, wala rin nakuhang lupain ang pamahala ang Pilipino. Ha? Ayun. Yun po ang katunayan yan. Kaya po dito, lahat po ng lupa dito sa Pilipinas ay pribadong pag-aari na. Individual na tao. Yun, ha?
Sa susunod po, siguro, sa susunod, makakausap na si Kada ni Tenesa. Pero ngayon, hindi natin nakausap. Ha? Meron mga ipikasyon na kailangan unahin. Kaya bukas po. Ha? Okay, maraming salamat. Ha? Susunod na po, si Doña Carmen Ignacio at si James Codio. At siyempre, bukas, babalik pong ating UGM na yung gobyerno at mamamayan. Maraming salamat. Magandang umaga. Raul Virtudazo. The views and comments of the